welcome sa ating channel. Guys, meron lang gusto kong share sa inyo tungkol sa sira nitong washing machine na nabisi. 6.2 kg sa kanyang capacity. Single tab lang siya, guys. Bali ang sira nito, guys, medyo mahirap siya umikot. Hindi siya nakakaikot ng malakas at saka mabilis. Yung kanyang sira na yung gearbox. Yan, bago yan, guys. Na-order natin sa Lazada. Nasa ang price niya ay kulang 200. Bali din siya naka-insert siya dyan. Nakasalpak siya dyan sa may butas na yan. Yan yung butas. Yan yung kanyang mga nasa ibabang parts. Yan yung filter yan. Filter. Starting capacitor. Starting capacitor tsaka yung wirings niya. Yung motor. Yan, kinakalabang na yung motor, guys. Sobrang tagal na. Pero hindi pa siya nasisira. Kasi yun yung kanyang filter. Filter capacitor. Kasi ito yung kanyang belt, guys, na nababasa. Na pag nabasa, tapos may kasama pang sabon, dumudula siya. Dumudula siya dun sa pulley. Wala na siyang hatak, kumbaga. Pag-ikot ng motor, bali hindi na sumasama yung pulley sa pag-ikot kasi nadulas na. Nawawala na yung hatak gawa nung madulas na tubig tsaka may kasamang sabon. Ang nangyayari, siya, guys, hindi na niya mapaikot yung tub, yung washing tub sa loob. Bali, guys, ito na yung bago natin. Nakakabit na natin siya. Luma kasi na, uubong na rin eh. Yan, guys, pag inikot yan, dahil sa bago siya, talagang maganda eh. Walang ingay. Maganda ang ikot. Dali, guys, yun yung problema dyan, yung rubber na yan. Bali, guys, ito yung luma. Yan, guys, yung rubber na yan, bali, put-put na rin. Kumpara dito sa, bago. Ayan, put-put na yan, saka medyo mababa na siya. Hindi na siya makalapat dun sa labi nung butas. Hindi na niya may contain yung tubig. Hindi na niya masil. Tsaka kung mapapansin natin, meron siyang, yan, guys, parang sugat sa bandang gitna ng rubber. Yan yung nakalapat sa pinaka opening ng butas. Pinaka labi ng butas. Bali, naglilik na dunalos itong tubig. Hindi na niya naisisil masyado yung butas, kaya naglalabasan na yung mga tubig. Paglabas ng tubig, habang naikot, nagtatalsikan sa mga parts sa ilalim. Tapos, yan, guys, medyo yung bandang taas niya rin, medyo kalabang na rin. Yan, guys, yung sugat niya, yung nauuka na siya dahil sa labi. Ayan, guys, yung pinakalabi niya. Dapat dyan siya nakalapat. Bali, yun yung nag-cause nung yan, pagka-ukanan. Parang may kanal na sa bandang gitna. Dinalabas yung tubig. Hindi na niya maisil yung tubig. Samantalang dito sa bago. Ayan, guys, mapapansin niyo talaga.
naglalabasan na din yung tubig. Tsaka medyo maingay na rin eh. Medyo maingay na rin yung ikot niya. Bali, scroll na lang natin yan guys. Kaambit na lang natin. Sana gumana na. Kasi mahirap magkusot. Yan guys, bali dyan, naikabit ko na. Naisalp ako na rin yung belt. Naikabit ko na doon sa pulley at saka doon sa motor. Bali, ayusin na lang natin yung case niya. I-screw na lang natin yung case niya. Sana gumana na para may magamit na tayo. Yan guys, bali na i-screw na natin yung case. Nakatayo na siya. Gagawin natin, lalagyan na lang natin ng tubig para ma-try na natin kung may leak pa siya. Sana gumana pa tayo may magamit. Yan guys, lalagyan na natin siya ng tubig. Observa natin kung natagas pa sa ilalim. Tinitingnan ko dyan kung nagbabubbles, kasi pag nagbabubbles, yun, patak lang yan. Pag nagbabubbles, ibig sabihin, baka may nalusot pa sa ilalim. Yan guys. Bali, pwede na siguro natin yung subukan to. Nung una, yung sira, nung nakakabit pa dyan, bali, nagtatalsikan siya dyan sa mga hose, yung tubig niya. Makikita mo na lang yung, makakapa mo na lang yung hose na basa, tapos may sabon. Siguro guys, pwede na to, paigutin na natin. Inobserbahan lang natin kung natagas pa sa ilalim. Bali, ang gagawin natin, papaigutin na lang natin to. Titingnan natin kung habang naikot ay natagas. Bali, observe natin muna siya. Hindi ko muna nilagyan, hindi ko muna try na ilaban kasi baka gamitin sa paglaba kasi baka sira. May tubig lang muna siya guys. Yan guys, mukhang okay na to. Ah guys, invite ko na kayo na sana please subscribe sa ating channel. Sana may natutunan kayo sa aking shiner na kalimitang problema ng washing. Subscribe na lang kayo mga guys. Yan guys, mukhang okay na yan. Matak na siya ng okay. Ayan guys, magandang taas niya. Sa taas niya. Kita natin na okay na yung hatak. Malakas na rin yung ikot. Hindi na rin nalusot yung tubig sa ilalim. Hindi na rin nababasa yung mga parts natin doon. Hindi na nababasa yung pulley. Hindi na nababasa yung belt na nag-focus ng pagdulas nung belt sa pulley. Kasi pag once na dumulas na yung belt sa pulley, hina talaga ang ikot niyan. Ngayon wala na siyang natagas na tubig sa ilalim, din nababasa. Kaya yun, malakas na, tuyo na yung kanyang belt. Kumbaga napabatak niya na yung pulley. Magkasabay na silang umiikot. Magkasabay na silang umiikot ng motor. Pag-iikot ng motor, sabay rin ng pulley niya. Guys, dito na lang. Okay na siguro to. Wala nang natilamsik na tubig sa mga hose sa ilalim.
Kaya salamat sa panonood.